Thank you.
Ngayon ay ating sasaksihan ng pag-iisang dibdib ni Aronel at Geraldine. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo po lahat, inaamin ko. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, yung itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Ronel at Geraldine, na ngayon maako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang pinahayag din ng pagmamahalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus at tinangkang siduin sila sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nila lang sila na may kapal, lalaki at babae? At sinabi dahil dito, iiwan na lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang dahilan kung bakit kayo narito ay upang ipagdiwang ang inyong pagsasama sa isang sakramento, ang sakramento ng kasal. Kapag sinabing sakramento, ito ay banal, no? Banal na rito at gawain na ipinagkakaloob sa inyo bilang mag-asawa. Sakramento. Kaya ang buhay mag-asawa ay buhay kabanalan. Katandaan niyo yun, maraming hirap, maraming sakit, maraming pagdurusa, pero naroon din ang kaginhawahan. Ngunit ang kailangan lamang ninyo ay laging manalig, no? Manalig sa Diyos, kumapit sa Diyos. Tatandaan ninyo, ito ang misteryo na hatid sa inyo ng Diyos, ang buhay kabanalan sa isang mag-asawa. Kaya ang kabanalan ay hindi lamang magsisimula dito sa loob ng simbahan at pagkalabas ninyo ay wala na. Hindi. Habang buhay. Habang buhay na pagsasakripisyo, habang buhay na pagtsatsaga, at habang buhay na sakit at hirap ang inyong dadanasin. Ngunit ulitin ko, dapat maging matatag kayo, maging laging kumapit, at laging nakaugnay ito sa Diyos. No? Banal kasi pinagsama kayo ng Diyos. At ang Diyos na itong nagsama sa inyo ay hindi kayo pababayaan. Ang pagtatalim puso na ginaganap ninyo ay nagtatali ng puso ninyo sa inyong dalawa ay ang Diyos. At ang bumibigkis ng pagmamahalan ninyong dalawa ay ang Diyos. Tatandaan niyo yun, ang Diyos ang siya nagtatali at nagbibigkis sa inyong dalawa upang kayo ay mamuhay sa pagmamahalan. At saan niyo kinukuha yung pagmamahalang yan? Pagmamahalan na nakaugat sa Diyos. Kaya hindi pa pwedeng hindi kayo dapat nakaugat sa Diyos. Hindi pa pwedeng hindi kayo nakakapit sa Diyos. Dahil binubukalan ng pagmamahalan ninyo, ng pag-iibigan ninyo, walang iba kundi ang Diyos. At tandaan niya, Marriage is not just a contract, no? O yung pipirmahan nyo rito mamaya, pagkatapos ay babay na sa'yo, Geraldine. Babay na sa'yo, Ronel. Habang buhay yan. Habang buhay mo ng kasama yan, si Ronel. Geraldine, habang buhay mo ng Ronel na kasama yan, si Geraldine. Kayo ay pinagsama ng Diyos. No? Kaya nga, kung kayo pinagsama ng Diyos, ibig sabihin,
maganda kayo sa isa't isa. Makatutulong kayo sa isa't isa. Bakit nga ba sa dami-dami ng lalaki, bakit si Ronel pa, Geraldine? Eh bakit ba sa dami-dami ng babae, bakit si Geraldine pa, Ronel? Di ba nakikita yon? Ibig sabihin, kayo ay pinagtagpo ng Diyos. May plano ang Diyos sa inyong dalawa. At maging bukas lagi dapat kayo doon sa plano ng Diyos. No? Kaya nga, makatutulong kayo sa isa't isa. Kayo ay regalo ng Diyos sa isa't isa. Regalo, ibig sabihin, maganda, maayos kayo sa isa't isa. Kaya dapat yung tatandaan, na sa meron kayong mararanasan mga problema, meron kayong mga sarunin na pagdadaanan, ngunit maging mahinahon. No? Maging mahinahon. Kung meron mang problema, mag-focus kayo doon sa solusyon, huwag doon sa problema. Okay? Hindi makatutulong yung sumbatan. Hindi makatutulong yung awayan. Hindi makatutulong yung sisihan. Kundi mag-focus kayo sa solusyon na naman ang dapat yung magawa doon. No? Dapat, be gentle. Gentleness to your spouse may be best exemplified by being considerate to your spouse's feelings and thoughts. Ha? Maging mahinahon. At kung meron mang saloobin, mainam na dapat ito ay pinapaalam sa asawa. No? At bago mo gawin, no, ang isang bagay, pag-isipan niyo muna ito ng maraming beses. No? Dahil hindi na ninyo mababawi kapag ito'y nasabi na ninyo. Lalatigit kung ito'y makasasakit lamang sa inyo, sa isa't isa. Tatandaan niyo lagi ito. Isipin mo muna kung anong magiging bunga nito bago mo, at magiging damdamin ng iyong asawa bago mo ito sabihin. Keep communication lines open. Ronel, bawal na yung pagkukunwari. Bawal na yung pagtatago. Geraldine, bawal na. Mag-focus na kayo sa buhay pag-aasawa. Mag-focus na kayo sa buhay may asawa. Buhay na mayroong pamilya. Siya na ang binigay sa iyo, Ronel, ng Diyos. Geraldine, siya na ang binigay sa iyo ng Diyos. So keep communication lines open. Ano man, hindi kailangan nagtatago, no? Hindi kailangan happy-go-lucky na. Dapat nakatuon ang iyong panahon at oras kay Geraldine, ganun din sa iyo, Ronel. Maglaan kayo ng oras at panahon sa isa't isa. Ano? Walang ibang dapat makakalam ng una kundi si Geraldine. Ganun din sa iyo, Ronel. Ano? Kaya mainam na bago kayo lumapit sa iba, bago niyo puntahan ang iba, puntahan niyo muna ang isa't isa. Maging bukas dito. No? Maging open lagi dito. At habaan ang pasensya at ang pangunawa sa asawa. Ganun din, ano? Yung bang keep communication lines open, wala nang ibang tatanggap sa iyo, Ronel, kundi si Geraldine. Wala nang ibang magmamahal sa iyo, Geraldine, kundi si Ronel. Kaya hindi kailangan na magtago pa ng lihim. Kailangan ang unang makababati dito ay yung asawa. No? At walang ibang tatanggap sa inyo at yayakap sa inyo, kundi kayo sa isa't isa. Kaya minamahal ko mag-asawa, no? Maging maunawain. Ang pagpapakita ng pag-uunawa ay tanda ng pagmamahal sa isa't isa. Kaya ulitin ko, banal ang inyong pagsasama at ang tibok ng puso niyong nagmamahalan ay galing sa tibok ng pagmamahal ng Diyos sa inyo. At ang nagbibigay sa inyong dalawa ay ang pagmamahal ng Diyos na nagtataling puso sa inyo bilang isa. Kaya ganun na lamang kasagrado ang inyong kasal. Kaya anong paanyaya sa inyo, lagi kayong tatawag sa Diyos. Lagi kayong nakaangkla sa Diyos. Lagi kayong kakapit sa Diyos. At sino mang mag-asawa na malayo sa Diyos, hirap sa buhay. At sino mang mag-asawa na wala sa Diyos at hindi nakaugnay, laging aburido. No? Ngunit ang sino mang mag-asawa na laging nakaugnay sa Diyos, pagpapala, paggabay, at lagi naroon ng Diyos na nakikilakbay sa kanilang buhay bilang mag-asawa.
At kung ganun yung mangyayari, lagi kayong nakaangkla, lagi kayong nakakapit sa Diyos, katagumpayan, kapayapaan, at lubos na biyaya sa inyo'y makakamtan. Kaya congratulations. Huwag yung ilayo at bitiwan ng Diyos sa inyong buhay. At laging isama ang Diyos sa anumang hakbangin sa inyong buhay bilang mag-asawa. At kayo pagtatagumpayan at patuloy na gagabayan ng Diyos na nagmamahal sa inyong dalawa. Congratulations. Ronel at Geraldine. Sa binyag at kumpin, nakiisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwa ng uling hapunan, mulit-muli kayo nakisalo sa hapag na kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob na kayo dumudulog sa sambayan ng ito at tumihini ng panalangin upang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng Panginoon. At kayo naman, mga magulang, kapatid, mga kaibigan na natitipon ngayon ay manalangin para kay Ronel at Geraldine. At bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Hiniling ko ngayon ang buong katapatan niyo ipahayagin yung damdamin sa isa't isa. Geraldine, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makisang dibdib si Ronel na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Yes, Father. Ronel, bukal ba sa iyong loob na iyong pagparito upang makisang dibdib si Geraldine na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugay ng mga supling na ipagkakaloob ng pomay kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Padre. Minamahal kong Ronel at Geraldine, sa harap ng Diyos at ang kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo inyong mga palad at ipahayag ninyo umiting magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Harap kayo. Naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ronel, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Geraldine na naririto ngayon ay sunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng sarili bilang kanyang asawa? Yes, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Ulit yung isa sa bilid sa may doon na mapit kayo. Manami. Kami po. Ay loobing magkaisa. Magkaisa ng kaloob at damdamin. Mula ngayon, sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman, at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ng pagtataling puso na iyong pinagtipan sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mawain, basta sa matkupkupin ay iyong mga lingkod na sina Ronel at Geraldine. Pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayan na sinasagisag ng mga aras na ito sa pagkakabit ng buhay na walang hanggan. Inulog namin ito sa pamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Na sina Ronel at Geraldine, pagindapati mo na sila ng mga magsusuot ng singsing na ito. Geraldine. Kailan may? Hindi kita pagtatak sila. Isus. Nabubulol, kumokontra kayo. Ulitin natin. Lalakasan mo, nabubulol ka din sa hindi kita pagtataksilan. Geraldine. Kailan may? Hindi kita pagtataksilan. Isuot mo.
at pagkaingatan. Ang singsing na ito. Sa siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ronel, kailan may hindi kita pagtataksil? Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gerali, kailan may hindi kita pababayaan. Nilalaga ko sa iyo. Nilalaga ko sa iyo itong mga aras. Itong mga aras. Matanda na aking pagpapahalaga. Na aking pagpapahalaga. At pagkalinga. At pagkalinga. Sa kapakanan mo. Sa kapakanan mo. Sa ating magiging mga anak. At sa ating magiging mga anak. Sa ngalan ng Ama. Sa ngalan ng Ama. At ng Anak. Ng Anak. Ng Espiritu Santo. At ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Namin lumikha, iyong pagdamutan at tanggapin ang aming handog para sa pag-iisang dibdib nila Ronel at Geraldine. Ang pag-ibig mong kanila, tinataglay loobin mong kanilang maihandog sa iyo sa kanilang pagmamahalan araw-araw. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay po ng pagkabuhay, ay yung bagong tipan sa iyong sambayan ay nagahain sa amin ay yung buhay at pakikipag-ugnayan. Bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan, sa dakilang pag-ibig na hain na iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsing-ibig upang sa pagsasama habang panahon mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagkalubos sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay. At sa isa't isa ay kanilang maipamala sa iyong pakikipisan. Sa pagkakaisa ng damdamin at isipan, bigyan mo rin sila matatag na tahanan at mga anak na hubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahan kaanib ng iyong angkan. Marapatin mo mapuspos ang pagpapalang babae ito na si Geraldine upang bilang asawa ni Ronel at bilang ina na magiging mga anak nila, kanya maganap na may pagmamalasakit at tungkulin sa tahanan. Hindi naman, pangunahan mo na yung pagbabasa pa sa lalaki ito na si Ronel
upang kanyang magampan ng marapat na tungkulin ang asawang matapat ni Geraldine at amang maasanak nila magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog na iyong hapag bilang mga pinagbuklot sa pag-ibig mong wagas upang kanilang mapagsaluhan ang piging na hindi magwawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aminin ko sa inyo mga bagong kasal, mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan. Ikaw, Geraldine, pag-ibig may patunayan sa pagiging butihing may bahay na may pananampalataya kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Ikaw naman, Ronel, may bahay mo na si Geraldine ay iyong ibigin gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo sa pagbabasbas. Ang Diyos sa mga makapangyarihan ay siya naman magbigay ng kagalakan dulot ng mga anak na sinyo isisilang at ang kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang bugtong na anak ng Diyos ay siya naman sa inyo tumuwang sa kahirapan at kaginhawahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Espiritu Santo ay siya naman magdulot ng pagmamahal na nag-umapo sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na natitipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihan Diyos. Kiss your bride. Halika muna, kinikilig na sila. Sila pa ang atat kesa sa iyo. Bilisan nyo na. Natatagal pa eh. Congratulations, palapakan natin ang bagong kasal. Thank you so much, and now, and let's do this music, please. No, wala bang sigawan? Thank you so much, and of course, please. Ah! There you have it, and of course, Erwin and Eliza. And so DJ, music please. Let's do the papaya. Thank you so much, Aaron and Mary Ann. Music please. Talagang Pilipina, yeah. Talagang Pilipina, yeah. Isang dalaga. Maklang daw, may padalaga. And so music please. Sigawan naman dyan! Pinoto para sa 1,000 pesos. And now we will have some energy. Siyempre ang best man made of honor, DJ Music Class. Wala bang sigawan! Thank you so much, Team Grom and Team Pride. Muli po, parinig naman ang palakpakan. And now, maaari po bang magsitayo tayong lahat at sama-sama po natin salubungin ang masaya. And Land Colliers! Congratulations, parinig ng sigaw! With your future dozens of children, once again, Mr. and Mrs. Collier! Thank you so much. At tayo po ay manatiling nakasayo. Para po sa isang panalangin na pangunahan ni Ms. Annabelle Bughaw. Alright, dito na po tayo sa gitna. Ang sayo, ang sayong slice.
Sige sir, show it, slice it, and show it. Ganito po kalaki ang ating, ang slice ng ating groom. Bawal pong bawasan ang unang na slice na. There you have it, palakpakan po natin ang ating groom. Ma'am, bawal tumanggi sa unang subo ng cake. Ayan, there you go. Ang sarap. And now, it's your turn naman sa ating lovely bride para gumante sa iyong asawa. It's your turn naman, ma'am. Gantihan mo na yan. Ilahat mo na para mas masaya. Ganito po kalaki ang sa ating bride na slice. Pakita mo muna, ma'am. Ayan, there you have it. Palakpakan po natin ang ating bride. Thank you so much. Once again, this is the cake slicing ceremony. Napahala ko sa buhay. Congrats. Sa akin, ano, joke lang. At sa akin, kapatid, kapatid, tapos kakambal, pinsan, ano pa ba? Tropa. Congrats. Best friend. Congrats, tapos success. 1 week. Saya. Congrats, congrats. Sinulat ko para hindi ko makalimutan. Ate at kuya, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko din alam kung paano umpisahan. Dahil sa dami kong iniisip, dumagdag pa kayo. Hindi, seryoso na. Saksi ako sa mga pinagdaanan nyo sa hirap at ginhawa. Sana tuloy-tuloy lang kayo sa pagbuo ng masayang pamilya. Ang problema laging nandyan, di na mawawala sa buhay natin. Pero hanggat nagtutulungan kayo, magiging madali lang lahat. Salamat kasi naging part ako ng kasal nyo. I love you, Ate Kuya. Because here is good health, happiness, and happily ever after, kampai! Cheers! Thank you so much. How about a round of applause? Celebration, what could be more fitting than to celebrate this with a couple's first dance? Mali po, parinig naman ang palakpakan para po sa ating bagong kasal. And of course, in this joyful and lovely celebration, a courtesy dance for the parents is a must. Ladies and gentlemen, may we call in the mother of the groom, Ma'am Letty Collier, to join us for this dance. Andito po ba si Ma'am Letty upang samahan po ang ating groom sa isang maikling pagbibigay po gaya. Yeah. Her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman. And always a woman.
woman to me once again, Mrs. Betty Collier. Palakpakan po natin, sarap. And now, for loves. I'm giving you away, but I'm not letting go. Memories that flood my mind of the little girl I know. Once upon a time, you held my hand so tight. You close your eyes and say a prayer, then I'd kiss your head goodnight. And as we dance, I keep our love deep within my heart. Father is always unconditional. Ladies and gentlemen, muli po palakpakan po natin the father and daughter dance. Can we have the pins, please? Pwede daw po bang humingi ng pins para po sa ating first generous individual? Ma'am, pwede pong humingi ng pins? Thank you so much. Muli po, marami tayong pins na available sa lahat po ng gustong magsabit at magpakita ng kanilang love and support. We can use it and partake in this fortune or prosperity then. Thank you.
Muli po sa ngalan ng ating bagong kasalan na kanilang pamilya, maraming maraming salamat for your love and generosity. May tatlong bibi akong nakita. Wala bang sigawan? DJ, ang sexy ng bibi. Pero gusto niyo ba yon? Sir, ayaw nila pambata. May pa-rated SPG pa tayo, pero tatlong bibi lang pala. Hello po, welcome to Vita Plus. And sir, ang gusto po nila ay yung mas sexy, yung bihirin, yung pagpapawisan ng malamig ang ating bride. And so DJ, music please. Ah! Yan na siya. Take it up! Buba rin na yan! Ayan na! At mukhang excited, sit na! Pasok na sir, bibig daw ang gusto nilang gamitin. Ay! Masyadong mapangahas! Ayan na, eh sir, bawal daw yan, kailangan sumisid ka talaga dyan. At alam ko naman, nag-general cleaning tayo kagabi, di ba ma'am? Okay, sige sir, huwag ka mahiya, pasok ka dyan. Mas kung matagal-tagal kang papasok dyan, kaya pumasok ka dyan, ayan. Wala bang sigawan naman dyan? Ayan na, sir, Carter pang kukunin, hindi pong ano po ha, ayan, there you go. Konting-konting na lang, malapit na, malapit na. There you go, congratulations! Mukhang nagtutubig pa. Thank you so much. Parang pakanaman po natin ang ating group. Sige, sa kala na lang po. Example, Mon Ilong MU. Alam mo ba yung MU? Hindi. Mag-isang umaasa. Yan ang mga status ng kabataan today. Meron pang isang sikat na status ngayon. Ang UTI. Alam mo ba yung UTI? Umibig tapos inutangan girl. Pangalan ni status at sexy. Go. My name is... Wala nang pamay name dito, Miss Universe. Pangalan agad, Mon Single Ilong, ganun. Ako si Jenaline. Jenaline, status? Single. Single? Anong sexy? Mata. Mata. Oh my God. In fairness, dalawa. Alaysa, taken. Taken si Alaysa. Pag may jowa, pwede ba sabay-sabay tayong, oh. Anong status mo? Taken. Ututo ang kapati. Anong sexy? Ilong. Ilong. Sa'yo yan? Mali ko ba kung hiniram mo lang? Rachel, may asawa. Pag may asawa po, uupo na po. Thank you so much. Nakakagigil yan may mga love life. Rachel po. Married? Married na siya. Married na to, ma'am? Okay. Sige. Sayang naman yung rice cooker ng Pure God. Okay, go. Yan, married na. Married na rin to, ma'am? Married na rin. Okay, excellent. Married na rin pa. Okay, married na po yung lumabas na yan. Yung mga married po, pakisuyo na po yung mga hugasin. Char! Rhea, married. Married na rin po si Rhea. Saan? Tinatanggi ka? Sabi ng asawa niya, sino ka? Married ka na nga. Okay, sige. Pag ito married pa, ayawan na ha. O, go. Man, single! Ano sexy ka na yan? Deep dip! Okay, sige. Tatlo ang natira sa ating elimination. Meron pa po bang single dyan na babae na pwede namin isali? Ayan si Ma'am Single. Halika ma'am, lapit ka rin sa harap. Sino ba po ang single dyan na naghahanap ng forever? Baka dito nyo na po matapad. Okay, wala na. Single. Ano sexy? Wala. Okay. Boys, si boys naman dito naman tayo ladies. Sa tayo boys, pasok tayo dito sa gitna. Daryl po. May lagnat ka ba? Okay naman ang karamdaman mo. Dito ka, kuya. Pag umiihi, tuloy-tuloy, putol-putol. Chan, pangalan status, sexy? Single. Anong sexy? Wala. Parang ang ganda ng kamay mo. Patingin nga. Kompleto, ha? Asawa niyo po yung kanina tinatanggi niyo. Saan po kayo matutulog, ma'am? Ito ba yun, ma'am? Opo ka na. Asawa ka na pa. Single. Single? Single dito. Sexy?
Wala. Okay? Nakaintay na lang si Consihal, darating na siya. Makaayusin natin ito, ha? Gusto mo ba ng Jollibee? Ito nag-Jollibee. Babe. Wala akong budget sa sapato. Single. Single! Wait lang. Tatanungin pa yung BP mo. Anong BP mo? BP. Anong sexy? Wala. Okay, so dito na tayo, boys. Tatlo pa ang natira sa ating kalalakihan. Ate girl, pasok! Ayan, pakihawakan ang mga padete ng bata. Ang kailangan lang po nilang gawin ay ubusin ang laman ng padeteng ito. Ang unang makakaubos ay out na sa laro. Ibig sabihin, kung gusto nyong manalo, kailangan nyong ubusin ang laman. Kung sino ang maraming matitira, siya ang panalo. Music please! Ayan, ang sarap ba? Ano naramdaman mo? Feeling blessed? Iba rin. Ikaw? Sharad? Ikaw, ano nararamdaman mo? Uy, umayos ka. May gagamit pa. Sige na. Kaya-kaya mo yan. Maraming matitira siyang mananalo. Time's up! Bakit ganun po? Bakit tingin po? Grabe naman to. May gagamit ako, kuya. Hindi man lang naisip na hindi lang ito ang gagamit. Patingin. Ito professional. O, di ba maayos? At ito rin maayos. Okay, patingin po kung sinong maraming natira. At dahil dyan, congratulations! Okay, bagay ako ng upo. Ano pangalan mo? Darin. Ilan taong ka na? Ah, 20 na pala to. Kala ko kanina 12 lang siya. No, hindi mo siya kilala? Kilala, ikaw? Yes. Yes. Second question ko, mag-anak niyo ba si Daryl? Yes. Yes? Yes. Yes. Hindi ko alam. Ano ba? So, mag-anak mo siya? Ano? Aayusin pa natin? Kamag-anak niya to, ma'am. Ikaw? Yes. Ah, kamag-anak niyo lahat si Daryl. Tama? Kamag-anak niyo to lahat, ma'am. Sino po ang hindi ka mag-anak? Daryl, ikaw na alam tatanayin ko. Kamag-anak mo ba silang lahat? Sino ang hindi mo dyan ka mag-anak? Ituro mo. Ito si 1, 2, 3, 4. Binibini 1 to 4. Si Binibini 1, kamag-anak mo? Kamag-anak si Binibini 1. Si Binibini 2. Baka ano-ano mo si Binibini 1? Tita mo? Tita daw? Ano mo siya? Hindi mo naman pala kamag-anak. Bakit ka nagsisi ng uling? Yes. Kamag-anak, ano mo siya? Pinsan. Okay? Ikaw? Hindi! Hindi! Hindi talaga. Hindi niya. NSO, kamag-anak? Hindi. Next. Hindi rin po. Hindi rin. Yung kamag-anak, uupo na. Salamat. Tatlo ang pumasok sa ating grand finals. Okay na. Single or married lang? Single! Single! Proud na proud. Ayan, single din siya. Married ka na? Single ka. Kailangan niyong gawin para ma-out sa laro ay kunin ang saging ni Daryl. Kung sino makakuha ng green na saging ni Daryl, kung sino makakuha ng maliit na saging ni Daryl, ay out na sa laro. Okay? Kung ayaw nyo magpatuloy, kunin nyo lang ang saging ni Daryl. Okay? Malinaw? Kailangan sumasayaw habang umiikot. Pag hindi sumasayaw at nakuha ang saging, babalik pa rin sa laro. And so, DJ, music please! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kailangan sumasayaw. Palakpakan naman dyan! Ay! Uy, saging lang yan. Ayun. Okay. Salamat sa pagsaan eh. Okay, grand finals na agad. Ang bilis. Okay, so galingan nyo ha. Okay. Single talaga kayo, wala kayong mga jawang dalawa. Magkapatid ba kayo? Pinsa, magkamag-anak kayo? Ano po? Pamangkin mo. So, tita versus pamangkin ka na ito. So, syempre ang pamangkin hindi magpapakabog yan. Okay, music please. Bombay. Hoy, ayo saya. Kailangan sumasaya. Anong aras kayo tumating? Masarap ba yung sisig dito? Ay! Uy! Anong hinawakan mo, tay? Diyos
ko ang tita na nalo. Congratulations! Okay, ano pangalan pala? Si Jenelyn. Single si Jenelyn, tama? Ilan taon na? 19. O, dito muna tayo. Fine! Music, please! Okay, pakisigurado po naka-camera 360 kayo, ha? Ah! Forward! Kaya mo yan! Isang sexy naman dyan! Ayan na, Jeneline! Just tama yan, Jeneline! Ito na! Just tama yan eh! Stop! Si Kuya parang nagkakarakuan. Sorry, pesta. Pero pasensya ka na, ha? Si Jeneline ay nanggaling sa isang konserbatibong pamilya. Tama? Ayaw niyang ipasok ang garter na nakikita mo, kaya naman ilabas ang blindfold. Ayan, pero ang panang panya. Ayan. O panya niya to, swerte mo. Pagkat Erwin, ha? Makapagdilat mo na kauwi na kami. Ikaw? Okay. Ah, usad ka rito, ano, Jeneline? Usad pa, Jeneline. Back up, Jeneline. Ayan. I'm seeing it now. Okay, so pakitaas po. Ayan, patanggal ng palda, ma'am. Okay, so ito na. Ready, bawal po ba kanyang paani, ma'am? Pinilalit po ang kanyang nanay. 1, 2, 3, higher! Higher! Stop! Ayan, bitawan mo naman, ha? Bitawan mo po. Jeneline, itataas pa ba hanggang saan? Hanggang leeg! Leeg! Okay, sige, mamaya na lang yun hanggang leeg na yun. Tayo ka na, ano, Jeneline? Dalawang kamay. Tayo po. Yan. Okay. Iniimbitahan ko po yung couple na tumayo po dito. Kasi tayo dito. Pakitanggal na ito, Negi. Ayan. Okay. Iniimbitahan niya. Ayun. Ay, awkward. Ayun! Oh, so tayo dito sa gitna. Sa gitna tayo. Ayan. So tayo dito, ma'am. Ayan. Okay now, couple, pagdikitin. Sigaw tayo, nose to nose! Ayan! Jeneline, enjoy na enjoy, Jeneline. Ayan, now couple, beso, beso. Sigaw tayo, beso, beso! Ayan! Nag-beso, beso. At eto na, yung ginawa ng couple sa simbahan kanina. Couple, kiss the lips ng couple. Couple, kiss each other. Ayun. Jeneline, gusto mo ba? Char, palakpakan po natin si Jeneline and si Erwin. Ngayon, Erwin, sabi nila, kung sino ang magkahawak ngayon ng kamay, sila ang susunod na ikakasal. Okay, so congratulations. Gusto mo bang makilala itong taong hawak mo ang kamay ngayon? Yes, sige. Lasing na. There you go, congratulations and surprise! Sabi niya, asan si Jeneline? Ano nangyari? Wala naman ako masasabi sa aking anak. Alam kong mabait na anak yan, mabait na ama, mabait na asawa. Sana isundan mo ang yapak namin dalawa. Walang away, walang ano. Sige, nakasupport ako sa inyong dalawa. I love you. Sa inyong dalawa, couple, congratulations. Sa nagsosolo kong anak, unique iyo, congratulations. Magpakabait, tinitindihin ang pamilya. Salamat po. Mga anak, ito lang ang masabi ko sa inyo. Ayusin nyo lang ang pagsasama ninyo. Masaya na kaming mga magulang. At yun lang, baka mag-iyakan pa tayo na tama na yun. Bagat ng hapon po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga dumalo, lalong-lalo na po sa mga balay ko at sa mga kanyang kamag-anakan. Higit po sa lahat, sa mga inyo at dinay. Lahat po na nandito, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po.
hindi niyo po pinabayaan ng aking anak. Ang masasabi ko lang po sa aking anak at sa aking manuga, ako ay lubos na bumabati sa kanilang dalawa na sila ay natuloy magpakasal. Sana naman magsama sila sa habang panahon hanggang sila ay magkaedad at hindi maghihulay. Yun lang man sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ng tingatan sa inyo. Panginoon sa ibinigay niya sa amin na pagkakataon na maranasan namin ito. Higit sa lahat, salamat po sa mga magulang ko at lalong-lalo na po sa mga biyanan ko, sa kay Mami, kay Daddy at si Tatay. Salamat din po sa mga sisters ko at saka sa brothers na talagang sumuporta po simula po nung una hanggang po sa ngayon. Ayan, sa lahat po ng mga pumunta, nagpapasalamat din po ako, lalo na po sa mga ninang at ninong namin. Na kahit nasa, galing pa po sila sa malalayong lugar, talagang nag-effort sila pupunta dito. Ilamang po at maraming salamat.